SS so let's, signature. So, signature yan ng ating Cebol gold medalist. Walang ibang ating blacklist international. So now, yung mga tago sa bush tapos gulat agad. Ang maganda mm-hmm. dito sa Yiso ni Shin, naka-counter niya yun with a mountain shocker. So, yeah. Yun yung magiging kailangang bantayan ng Suhay. Yeah. If ever man na umabot tayo sa late game talaga mamaya, yung position nila, dapat ready silang ma-reveal to. So, ngayon, match up Terizla against an Esmeralda. On the gold lane naman, we have the 1-1 against Nakari. So, mm-hmm. later on, both gold laners natin, halimaw sa late game. So, pwede lang gamitan. Yeah. But Paul here, tutulungan niya si Angry Natsu na i-baby ka agad-agad. Tatamaan nga ba? Walang idea itong Kari, ha? Si Ryze, wala. Ah, hindi sila tumulo. Uy! Kinuha! May nahook, kinuha, ha? Nako! May nahook dito. Okay, medyo aggressive ngayon ng Team TSN Monarchs. Well, may Franco nga ka naman, tsaka Terizla. What can you ask for early game? Especially kanina, no? Hindi, early game, sinamahan ka agad si Mushroom na hindi muna siya dumiretso to take that orange against Terizla. Oh, ayun na, lumabas na nga dito si Kyle. So there's a lot of agre o macro movements na ginagawa ng Suhay just because to divert attention ng YSS na to. So probably na nagiging safe yung kanilang approach, Santi, as of this time. Oo, kaso na-delay si ano eh. OSX, na-delay si Nek dahil nag-clear siya ng mid lane. Tapos na-miss out yata yung mga minions sa bila. Nice skill though from Paul. Ironhawk kuha ng jungle, hindi nagawang kunin ni Mushroom yun. Pero ngayon, bibisita na sila sa may balang itaas. So alam nila, dahil may vision sila, coming in from Kyle, mukhang i-go nila. Here comes the jump! Hindi man na knock up. Here comes the mountain shocker. Kasi si Janus ata, mukhang may ipit na. Lethal counter plus the bouncing ball. Habang si Nick naman ito ay mahuhuli din. So now, Suhay on the lead with 2 kills plus the advantage on taking the turtle. Kaso nga lang si Clem. Uy! Grabe naman yung yakap ni Clem doon! Kinuha niya pa si Jaizen! Mukha nga! Buta dyan talaga! And here goes the kill for Clem! Ito yung ganti nila mula noon sa 2 kills plus the turtle. Hindi enough, pero kahit papano, may nahuli sila always. Konting bawi, dahan-dahan lang for TSN Monarchs, but for Suhay right there, early game, napapagana nila ngayon ang kanilang lineup, especially on this Palmon. If I remember, nag-tweet pa nga ako na sana mabawasan na yung mga jungle Palmon natin dito. Mainly because of the damage. Well, speaking of damage, look at that. Angry Natsu getting onto the first kill. Weakness finder ang gamit niya dito. So may dagdag slow. Ang 1-1 na to in terms of ginagamit niya yung mga Darkstep. But to go back to the point, magiging mahirap ang contention especially with Mushroom, si Balmond at si Yi Sanshin dito because pag nagsama may ultimate tsaka ready, the more you calculate it quickly, yung ano eh, there's a lot of things na masasagot ng damage ni Mushroom. So kung so dito pa lang, kailangan sagutin ng Monarchs on how to get objectives properly. Knowing that si 1-1, because pa pero and also to add mas may clear yung cooldown nito knowing kung flicker yung ginamit niya. Pero tama yung sinabi mo dito sa Antina, there is a lot of ways na sasagutin nila ang kills ng Suhay right now, pero kung dadahan-dahanin nila pagkuha ng item, sasagot nila yan for either minute 8 or 10. Pero ito ah, sagutin na natin kung sino makakuha ng turtle dito. Oh, puy, yakap! Oh, penalty zone! Yakap! Doon naman ang penalty zone, tapos may yakap flicker pa! Kaso nga naman makukuha ito ni Janus, tapos itutuloy na nila, tatlo ang babagsak mula sa side ng Suhay, habang si Janus na naman si Jaizen, ipapalag na rin. Next, together with Clem, habulin yung isa, pero ang ganda ng lockdown na gagawin ni Jaizen upang isave ang kanyang teammate, si
kay safe and sound na makakauwi dahil lang doon sa bitawa ni Jaizen. Ang ganda ng AO reach combo na ginawa doon mismo ng isang savior. Si Jaizen onto the reach sa mismong combo niya. Kailangan niya mag-utilize from time to time knowing na si Clem dito. Once either kunin na yung ultimate, oh, tinan mo ito. Makapapanganib dito si Angry Natsu. But this is scary na nag-iipon ng items onto the bottom lane. And to check, meron na rin siyang win topper. But on the side of 1-1, standard build tayo for the corrosion side. But to go back, may nahuli na naman Santi. May nahuli na naman si Mushroom! Ang suhay! Yun lang! Kinuha na ni Clem. Tama ba? Ultimate ating IM yun niya eh. Ultimate ni Mushroom ang kinuha niya. Hello. Blue team turret has been destroyed. Okay. Okay, kahit na nag-winter truncheon muna sandali ang aking partner. So balikan muna natin ang laban na 'yon. On to this fight 5-7, 6 minutes in. TSN right now. Binibigyan ng importansya si Angry Natsu onto the scene. Look at this. This is just full coverage. Mukhang may ipit naman si Ryzen. Naka-miss sa hook. Naka-iwas sa hook. At mukhang hindi na nga makaiwas. Ultimate, Bloody Hand Connect. Sabay, meron pang ultimate mula kay Jason. That is Angry Natsu on the double kill. Luhang napapagana nga nila ang 1-1 ngayon. TSN Monarchs for the win on that match. Mula doon sa pagkalugi kanina OSX, unti-unti na silang nakakabawi at sila na nga ngayon ang control. Based on the items, Dominance Ice meron na dito si Paul. So manenegate yan na kahit papaano yung regen capability dito ni Kyle on that Esmeralda. So magiging disadvantage na sila pag umabot siya doon sa range or sa vicinity na meron si Paul. Pero nakabang lang, Corey Starmon gagamitin, Mushroom nakapwesto, Lidl Counter pwede rin niyang panghuli. And yun nga, magiging way, the Ray Gun coming in from Jaizen is not enough to take down members of TSN Monarchs. At sila pa rin ang makakakuha ng kill onto Mushroom. Even though nawala silang turtle, nakuha pa rin naman nila yung turtle killer. So ngayon, parang trade lang din yung nangyari. Kaya yung TSN Monarchs ngayon, mag-aaraw na lang ulit ng right opportunity since wala pa namang nababasag na Tori ang suhay OCGP. So yes, kailangan lang talaga nila dito maging patient. Mayakap, nahuli si Clem ha. Leaker out mula. Kaya buhay pa rin naman, pero to go back dito sa lineup ng TSN Monarchs and to question kung bakit nga YSS ang napiling jungle hero, mainly because we were answering to the question, puro aggressive junglers na nakita natin from the first match eh. Pero ngayon ha, 2 versus 2 sa baba, nakalipad mismo dito si Angry Natsu, gawin mo na dalawa, wala na rin si Ryzen at TSN Monarchs, hinayaang maka-Tiger Pay si Angry Natsu pre. That is 6-1-1 onto this 1-1 and this is getting good for TSN Monarchs right now. Ganadong ganado yung lineup nila. 6-1-1 mula kay 1-1. It rhymes. It rhymes. Talaga. Sakbang ginagawa ng TSN Monarchs sa ngayon OSX sana. Na baby nila ng tama si Angry Natsu. Nagalit talaga literal. Mukhang meron na naman siyang crossbow tank. Pwede niyang bitawan anytime. Pero ang ganda ng huli ni Jaizen. But si Blackwater ngayon, literal na naging itim yung tubig. Dahil sa kadiliman na binibigay ng TSN Monarchs, si Nek dito nakapag-buy ng time mula doon sa dalawang miyembro ng Suhay. Mid lane turret is in danger. Ang ganda ng Regan na naman, kamuntikan na si Angry Natsu na 10 bits lang mula doon sa damage. Kaso nga lang, dahil sa pressure na binibigay nila OSX, mo ang advantage so for TSN Monarchs na kumuha ng Lord, knowing nakaka-spawn ngayon lang. Yeah, and now sa nakikita natin, TSN Monarchs, they're trying to utilize now Janus' capability or YSS, yung ultimate niya, mainly for the vision na pwedeng ibigay nilang oras para sa isang 1-1, and it worked flawlessly, perfectly, para ma-distract. And ito yung ultimate, ginaya ni Clem ang ultimate ng Kufra. So I am yung ngayon ng ultimate ni Kufra, ng yakap. So kumbagang setup ang iniiwasan nila dito for A1-1 para hindi makagamit ng Tiger Face, but they utilize it properly. So now, sa nakikita natin meta ngayon sa T4 TS and Monarchs, hindi ayaw nila ng ano eh. Wala mo ng aggressive na mga jungle. YSS, kumbaga radar si YSS para sa timing na pwedeng ibigay sa heroes ng TS and Monarchs. Pero kaya sagutin naman natin yung question, with the damage now,
Kaya ba nila tong gampanan? Uy! Sa side. Oh, na-activate! Nakapak! Ayun lang! Oh, nakalipad na naman! Na nga, nakalipad! Dito natin nakikita si Angry Natsu with the combination of neck na kompleto. Kita mo kung nakapaano na kompleto yung Tiger Beast. Dalawa doon yung hindi nakagalaw. At dito natin nakikita there's a lot of damage to answer si Neck at si Angry Natsu. Kahit nga si Clem dito, say, ang ginagawa na lang niya, ano eh? Ginagaya nila yung ultimate dito ni Kufrey. Pero to answer back, a comeback potential for Suhai, so kay, it's either kailangan nila ma-pick off dito yung one or di papayagan makalipad. Yun yung mahirap i-counter eh. Kasi yung 1-1, sobrang dulas niya na hindi mo basta-basta mahuhuli dahil nga pa yung anti-immunity. Makakalipad naman ang crossbow, putang clan! Kaso nga lang meron dito na pang-counter. Go! Lethal counter ang gagamitin upang mapatumba. Shutdown na para kay Angry Natsu. Tapos andito na rin yung mga tore. Kaso nga lang may lord pa silang kasama. Apat ang pwedeng mag-push. Pero ang ganda ng depensa ng Suhai. Ang ganda ng Wind of Nature na pag-activate ni Ryzen doon. Na the moment na naliparan siya, hindi na nakatawid pa sa iba yung crossbow of time. Kasi hindi nga naman talaga immune eh. Hindi tatalab eh. Yeah, exactly. And not to mention, meron din siyang ano, may Aegis din siya. Para may konting ano, may konting depensa dito. Oh, may dalawa dito na stun. Dito, si mismo dito sa baba natatawa lang si Paul. 2v1 versus Blackwater na papangarap dito. There's a lot of fights happening from top to bottom. Pero dito natin nakikita na medyo kinukulong ng TS and Monarchs ang base ng Suhai. Eto, go back on the items. Lamang sa gold ngayon, almost 8k sa site ng TS and Monarchs. And to check, si pinakamayaman nilang memory to lang iba kundi si 1-1. So may Scarlet Phantom na rin siya, Demon Hunter Sword. So there's a lot of critical chances na pwede nilang ma-activate. And with this Inspire, kailangan nilang isave yung Aegis and even yung Wind Chant sa tamang panahon. Dahil kung hindi, either tatlo ang pwedeng mawala dito kung hindi makapag-set up si Blackwater. Yun nga ang magiging play na pwedeng gawin ng dalawang teams. Kailangan ng patience ng Suhai dito. Meron silang Kufra na pang-set up, may lethal counter follow-up, carry is a monster pagdating sa late game. And nakita na natin kung paano niya in-outplay kanina si Angry Natsu. As long as meron siyang Wind of Nature na pwede niyang i-activate, makakounter at makakounter nila eh. The problem is, if mag-decide si Angry Natsu na lumipad muna sa ibang members na walang Wind of Nature, kasi kahit tanky si Blackwater, di ba? Effective eh. Tumatalab yung lipad niya eh. Si Rek natalo na, pwedeng bigyan. Listen. Ay, ang bilis na makbo. May sprint. Pang-marathon. Mukhang ano eh, mukhang ready din si Nick na pwede siya yung maging casualty dito. Pero to think no, yung TSN Monarchs, laging sa bush ng bot na nag-aabang. Because yung bot lane nilang dito, hindi pa nababawasan ng Torre. So probably they're starting to think na either si Suhai magpupush at dun sila mag-go overextend na walang vision. Ang lamang lang talaga ng TSN Monarchs now is the vision. Kahit may sumilip lang dyan ng konti, isang ulti mula kay YSS, okay lang yun para sa team ko. Because from this moment in time, madami ng items na naipon na kayang sapatan dito, either si Kyle or si Blackwater. So kung si Ryzen, kung enough na rin yung items na now with Mushroom and Jaisen, yung contest ng Lord na to would mean a great push side ng TSN. Uy, si Kyle na sobra ata. Mukhang makakuha naman ang stocks dito. Itong ating 1-1, ang Hinatsu si Paul. Nag-aabang lang ng maganda pwesto. Pero makakuha ng kill. Blackwater and Ryze goes down. Makakalipad nga naman talaga. And dapat ang tutugba si Jaisen. Sobrang layo niya. And the triple kill will be secured by Angry Natsu. Literal na siya yung pumupunit sa mga miyembro ng Suhai sa ngayon. At si Jaisen, kailangan niya talagang kumapit sa mga tori niya dahil wala siyang kamping kakapitan. Si Kem papasok. Andito na rin yung TSN Monarchs na talaga mag-i-initiate yung dalawang canon na natira. Gagamitin nila upang tapusin. Dati sa Clean Wipeout and TSN Monarchs ang umuha. Victory!